Nagbanta na ang ilang transport group na itataas ang pasahe kahit pa hindi ito aprobado ng LTFRB. Hindi na raw kasi nila kaya ang patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Pero sagot naman ng LTFRB, posibleng magmulta o matanggalan ng prangkisa ang hindi susunod sa fare matrix. May ulat on the spot si Julius Segovia. Julius? June Marie, sagad larawang PC na mga tsupera sa walang namang puknat na taas presyo sa mga produktong petrolyo. Magaman posibleng walang pagalaw sa presyo ng gasolina ngayong darating na Linggo, hanggang 25 sentimo naman ang maaaring isipan sa litro ng diesel. Base yan sa kwenta ng ilang sources sa industriya. Nitong Martes lang, malaki ang taas presyo sa petrolyo ang pinatupad ng mga oil company. Kaya papalo na sa higit 45 pesos ang litro ng diesel, habang halos 55 pesos naman ang gasolina, depende sa klase. Dahil dito na nagbanta na ang grupong AKTO. Ibabalik daw nila sa 8.50 ang kasalukuyang 8 pesos na minimum fare sa jeep pagdating ng Marso. Kung wala pa rin desisyon ng LTFRB sa petisyon nilang taas pasahe, idinadaing din ang mga tsuper ang mabigat na daloy ng trapikong dulot ng kabi-kabilang road infrastructure projects ng gobyerno. Dagdag konsumo raw ito sa petrolyo. Ayon kay Efren De Luna, ang presidente ng grupo, magtatatlong buwan ang nakabindin sa LTFRB ang 2 peso fare hike petition nila. Habang dinidinig, hiling nilang pagkalooban sila ng 50 centavos provisional increase. Kusa raw nilang ibinaba sa 8 pesos ang pasay sa jeep noong bumaba ng husto ang presyo ng krudo 5 taon lang nakalipas. Kaya kung tutusin, pwede raw nila itong bawiin kahit pa walang go signal ng LTFRB. Bagay na sinalag naman ang board. Ayon kay Dennis Barion, ang Chief of Staff ng Office of the Executive Director ng LTFRB, posibleng pagmultahin at maalisan ng prangkisa ang mga tsuper at operator na hindi susunod sa fare matrix. May proseso ng pagdinig daw na sinusunod ang board bago maglabas ng resolusyon sa anumang petisyon. Yan muna ang pinakasariwang balita mula sa Quezon City. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Julius Segovia.